Paano mo nga ba masusuklian ang paghihirap at pagmamahal sa iyo ng iyong mga magulang kapag dumating ang araw na sila ay mahina na? Tulad ng kwento ng mag-asawang ito. Salamat po namin sa Panginoon na ginamit kayong kalangkapan. Alam kasi ng Panginoon na mahirap pa na rin kami. Ito kayo ang talagang ginamit. Noong pa man inihingi ko sa Panginoon. Sila ang mag-asawang magkasama sa hirap at ginhawa. Kasama ni tatay ang kanyang asawa sa pangangalakal. Kahit ito ay meron ng karamdaman. Gaano nga ba kahirap mabuhay nang wala sa piling ng iyong mga anak? Narito po ang kwento ng mag-asawa na magkasama sa hirap at ginhawa. Tay, namumulat kayo ng ano? Huh? Namumulat kayo ng kalakal? Namumulat kayo? Oo. Halika dito kayo, tay. Ay, sinanay ko. Ano yung sinanay? May sakit? May sakit yan? Anong sakit niya ni nanay? Bakit kasama niyong mamulot? Gusto si mama eh. Ha? Ayoko nga isama, pero gusto si mama eh. Alika, saan ba kayo, tay? Dito lang kayo. Para makatapos ng pagkain ng pang-araw-araw. Nay, halika dito. Ay, may sakit pala si nanay. Mahina si nanay? Nakakamot po ba? Oo na, ano po kasi namin siya dito, na dito sa lubong namin dito. Nangangalakal sila para may makain daw po yung mag-asawa. Tara, puntaan nga natin dito. Dito pala sila nakatira, oh. Ang ano ng tirahan nyo, taya? Ba't bubong nyo, trapal lang? Hindi ba kayo natatakot dito? Baka may ahas? Ang daming, ano nyo, kalakal, ang daming kalat. Sa bagay, yan ang kinabubuhay nila eh. Ano pong pangalan nyo? Pangalan ko Melchor, Rosomna Junior. Ah, si Tatay Melchor. Si nanay? Erlinda. Eh, si nanay Erlinda? Ba't parang hinahapo kayo, nay? Ingal talaga siya. May sakit? Ano pong sakit nyo, nay? Well, hindi pa ako nakakapag-ano. Ha? Hindi pa ka napapa-check up? Hindi. Ano, nakakaroon pa. Mayroon talaga siya sa baga noon pa. Ah, may sakit sa baga? Noon pa nga, kapag tagal na. Like 2013 pa yun eh. Ay, 11 pa lang. Tagal na. Uy, nahingal kasi si nanay eh. Tapos yung likod niya. Ano yung likod niya? Nakataas na yung balikat ni nanay. Umaga pa 6 months. Asan ang mga anak niyo? May mga pamilya na sila. May pamilya na? Kanya-kanyang buhay na eh. Nasaan sila? Malayo sila sa inyo? Malayo, nasa Kabuyo. Pero alam niyo po may sakit si Lamina. Alam nila may takit. Grabe. Ano, kumain na ba kayo? May kakainin ba kayo ngayong araw? Meron ko, mamaya pa kami sinain. Magtot pa lang, magkakabuan pala ako ng... Magpapalingas ka pa lang. Galing na nila mamulot ng ano. Bali, yung mga nakukuha nyo, pinapatimbang nyo pa yan para maging pera. Walang ininom si nanay na gamot? Wala pa. Amoy lang siya ng white flower para mawalaw lang hinga. Ah, white flower lang, gamot niya. Hindi naman. Ilang taon na po ba kayo? 64. Si tata, ilang taon na? 72 nung November. Matagal na kayo nagsama ni nanay? No, matagal na. Ganito ang kalagay ng buhay nyo. Sa hirap at ginawa, magkasama kayo. May kuryente ba kayo dito? Pinakabit lang kami. Ah, pinakabit lang kayo sa kabila? Pinakabit lang sa kabila. Bakit naiyak ka, tay? Nahihirapan yata sa buhay na to. Sobrang hirap ba ng buhay nyo, tay? Magandang hirap na hirap. Magkano ba yung kinikita nyo sa pamumulot nyo ng kalakal? Hindi pa kumisan, hindi pa nakakaabot 100. Hindi pa naabot 100. Mahirap tapos... pa. Sandali lang kasi ako, hindi ako pwede magtagal. Hindi ko pa nito nga. Isang dalawang oras lang ako, tatlo. Pabalik na ako. Kasi nakaka-70, 75 ganun. Wala ba kayong mga kamag-anak, tay, dito? Wala. Ah, saan ang mga kamag-anak nyo? Malayo. Malayo. Saan din nila alam? Dito kasi nila naman. Bakit naluluha ka, tay? Ano bang buhay nyo dito meron? Ganito, nagugutoman ba kayo, tay? Minsan, siyempre.
Dahil sa minsan, dalawang beses lang. Sa isang araw, may sakit pa si nanay. Yung minsan, bibili ko ng, kanya, bibili lang yung gamot sa likod siya, ganun, panghaplas, ganun. hindi pa siya nakakaranas na doktor. Nakakaranas naman nung nakakarab pa. Pero yung... Ayun na talaga. Gamot na talaga, wala. Wala kasi na. Tira, ang kulang sa amin, tira. Para na yung paggamot. Pagkain pa lang. Pagkain pa lang, kulang na halos. Eh. Kayo, nay, kamusta, nay? Ito. Anong nararamdaman nyo? Ito po masakit. Tapos dito po. Batok? Tulog po kasi bumagsak ako. Bumagsak sa dito na pangatlong linggo na ngayon eh. Diyan, tihaya siya eh. Ah, bumagsak? Oo. Tsaka yung dito. Dapat mapacheck up si nanay, no? Dito, likod dito, dito, mamaya dito. Ako man din nung nabigla din ako, napuntunin ako, pero mabuti na lang hindi ako dito kanya tumama yung dapa ko. Oo, naiyak po kasi sila tatay at si nanay. Sobra sigurong hirap na dinadanas nila dito. Kawawa naman. Nangatok ako talaga. Hindi ako masyado ano kasi. At yung mata nila, nakakagalo na. Ah, nung ano siya, natumba siya? Yung binuhat ko. Oo. Naluhal, matalaga ako. Yan, tayo, laban lang sa buhay. Pagsubok lang yan. Nilalaga ako. Pagsubok. Eskime yung naramdaman. Sige lang, laban na daga. Sabi ko, nakaya ko talaga yun. Ang hirap. Totoo lang masakit ng katawang, buong katawang ko. Pag kung nakaupo ng matagal, hindi ako makatayo. Matagal. Nangat na gaganin yung kumiyano. Ito lang naman ang nainint ako. Ang tuho, ang ano nyo. Lakad eh. Uh-huh. Pero din mamagan din. Dapat pala nagba-vitamins kayo para lumakas yung mga katawan nyo. Yan, yan. Mangitong tagal. Si nanay, parang ito, hirap na sa ano nyo eh. Hirapan na nga ako. Hirap ka, nanay? Nahirapan talaga yan. Nag-upo na, tatakot na ako lagi. Ito po, sakit-sakit. Sa misis na yun. Kasi yun ang magpagsak ko eh. Ito talaga oh. Sakit na. Anong pakiramdam ng ano tay? Malayo sa mga anak, malayo sa pamilya. Malungkot siyempre. Ayaw talaga sa pamilya eh. Uh-uh. Yung magtitintitintuan kasi ng kasagsagan ng pandemya kay Sirumpong po. Nagbulot, hindi talagang dura lang. Talagang nagbulot talaga siya. Dugo na? Oo. Tapos nung nawala ng malay, wala na talaga. Ewan ko bakit himalaan ng Panginoon yun. Basta sabi may pananalig sa Diyos. Sabi naman natin, wala na si nanay. Nabinuhat ko talaga siya. Sabi lang iba, wala na si nanay. Buti na sabi. Daanan namin kayo dito. Nay, kayo, anong pakiramdam nyo? Nararamdaman ko masakit. Kinitiis ko lang kasi wala naman kami talagang ipagpapagamot dito. Nag-iirap ko, sabi ko, hindi. Papa, paano ba ito? Sakit-sakit na likod ko. Wala akong magawa. Ako magawa. Kawawa naman si nanay at may sakit din. Bali, may papabot sa inyo na si ano, Tres TV na ano. Tulong ni Tres TV sa mga kababayan natin. Tapos ni Rose Vlog. Kasama natin sa Alvin B Vlog at si Ate Sara. Tulong sa Ate Sara lagi natin kasama. Si Tres TV, ni Rose Vlog, sa Alvin B Vlog. Bigas at saka grocery ha. May itlog po dyan. Tapos dyan tayo. Hayaan nyo tay at hindi lang to ang huli ano, hindi to ang huli. Huwag ka na umiyak tay. Kawawa naman si tatay. Pagtsagaan nyo na yan tay ha, dahil yan lang yung kayanan. Ay, laking salamat to namin sa Panginoon na ginamit kayong kalangkapan. Alam kasi ng Panginoon na mahirap pa na rin ka. Kaya mo, baka ito yung araw na ano, pinagtagpo-tagpo tayo, ano, para salamat kahit paano. Salamat sa inyo, kayo talaga ang ginamit. Noon pa man inihingi ko sa Panginoon. Gamitin kayong katangkapan niya. Paano kaya ang para matulungan dito, kami. Noon talaga, tagal na pangarap ko yun. Hindi ba natulog dyan tayo sa bahay niyo? Tapad lang eh. Natulog yan. Natulog? Wala, natulog dito lang banda.
Kasi may iba yung doon nakailalis bago ang litrapan. Wala naman sa tatay. Hay, araw-araw. Ganun lang ang buhay, tay. Tingnan nyo yung ano, mga dala namin sa inyo. Sige na. Tingnan nyo, ano, blessings yan, ano. Ipasalamat natin yung ano, yung bigay ni God. Naiiyak naman si Ate Sarah. Diyos ko, naka-headphone pa. Para hindi ko marinig yung ano ni tatay, iyak. Pero naiiyak siya. Salamat. Tay, ano ito parang ginagamit nyo pag nangangalakal kayo? Ayan, meron akong gulok na center po sa labas. Nandun na walang gulong. Walang gulong? Hindi nyo nagagamit na? Nagagamit po kasi yan yung gulong niya. Ah, kailangan mabuo. Tinanggal ko lang kasi nalaglag. Siguro kaya naman nagtitipaan ni tatay kakaan. Nalaglag araw-araw kasi naglalakad eh. Ay, naglalakad na lang kayo? Hindi na araw-araw ako nagkakuan. Ikot? Ikot. Pero napipidalan pa yung bike nyo? Oo, napipidalan. Nagana pa? Nagana pa naman, kahit na kaya lang sira-sira. Sira-sira na. Para may magamit ako. Kasi dati lakad lang ako. Naglalakad lang ako talaga. Nakubo na si nanay. May mainit ba kayong tubig? Para makapaggatas kayo. Meron pa. Meron. O, maggatas muna kayo. Nagugutom na kayo. Ano mo nga mga sila, Ate Sarah? Saan bang mainit nyo? At ito si Ate Sarah, ano to eh. Ito yung katuwang natin si Ate Sarah, ano? Nay, lumaban sa buhay, nay, ha? Huwag susuko. Pagsubok lang yan. Grabe. Nakakaiyak yung kalagayan nila. Pinakamabisang gamot, nay, yung pagdarasal. Magdasal lang kayo palagi, ano? At si God, ibibigay sa inyong way para hindi kayo mahirapan sa araw-araw. Kawawa naman. Nay, mag-ano kami ha, at dapat kasi ma-check up kayo. Ha? Kaya makabalik kami sa ibang araw, nay, ano? O kaya bukas para mapa-check up kayo. Kasi dapat maagapan. Kasi ano yun, sa baga yan, eh, mahirap pag baga yung kalaban. Matagal na daw pati, 2013 pa. Tapos hindi man lang na anuhan. Matibay lang si nanay, ano, malakas siguro ang resistensya niya. Pero 6 na buwan lang yan, sir, eh, yung ano. Yung gamutan? Mm-hmm. Oo, para lumakas siya, ano? Pag 6 na buwan, nalpasan mo yung ano, yun, pwede ka nang makasalam. Saan pala kayo nakuha ng tubig? Naigib pa kayo, tay? Malayo pa? Yung iniinom nyo sa poso? Doon sa mineral. Ay, nabili ako. Ah, nabili, oo. Kasi ang poso, hindi sigurado ang tubig dyan. O lalo na't ano po yung ano dito, dikit-dikit ang mga kabahayan. Sa akin to, kaya lang mga sirap pa bike. Binigay lang sa inyo. Ayan, ang lambot. Magagatas sila. Ay, nako. Mag-ingat lang kayo. Ang daming tambak dito sa inyo. Baka maahas kayo dito, ha? Yan, painom sila niyan, Maring. Si Maring, ano, Sarah. Mapagmahal po talagang asawa si Maring Sarah. Opo, kasi po yung asawa niya. Pinapagatas niya rin po yung gabi-gabi. Di ba, Mare? Ba't natawa ka? Di ba nagigatas din si pare gabi-gabi? Nadede pa si pare, di ba? Mare, di ba si pare nadede pa sa gabi? Ha? Need the 45. Ah, need the 45. Oo daw, nadede pa. Hindi 45, de 45. Galing talaga ni Mare. Paupuin mo si tatay at... Bantayan mo kaya muna sila dito, Mare. May gunting yan, Nay. Meron yan, gunting. May dala nga yan, short din, damit. Lagi may dala yan. Wala, ang tagal mo naman, Mare. O, ayun o, buti pa si tatay. Sanay sa punitan si tatay. Punitan ng mga sa plastic. Isa ka, ubus mo na yan. Ubus mo na isa-isayin mo. Mahandiin. Ganyan siguro. Ito to, isang pichel nun eh. Ito, ganyan kami. Ah, isang pichel, isang gatas. Ayos. Tapos lalagyan ko na asukal. Isang timplahan. Isang timplahan para may nutrisyon. Nandiyan kami, bigla ko ng gatas. Nahati ko lang yun. Ano ito maulit? Alin? Pag naubos. Kasi sila hati-hati lang doon. Ah. Hayaan nyo at lagi namin kayong papasyalan dito. Huwag kayong mag-alala.
hanggat meron dyan, inumin nyo na inumin para lumakas kayo, bumalik yung sigla ng katawan nyo. Pinito sa kabagas. Pag naglalakad na ako, nawawala na yung papel ng pilay ko. Kasi tayo naman tayo pwede parikit to. Nawawala na yung bangko. Pag ganyan nakaupo lang, biscuit, parang tayo. Huwag ka na umiyak, tay. Huwag ka na umiyak at ganyan talaga ang buhay. Ano? May mayaman, may mahirap. Pero gagawa sigad ng paraan. Ako talagang laki talaga. Iiyak pa rin na tayo. Yan nyo at ano, nakaka ano ba kayo? Nakakaulam naman kayo ng manok, baboy? Minsan-minsan din. Minsan-minsan? Ah, pag may nagbibigay lang. Minsan may nagbibigay talaga. Yan nyo at pagbalik namin ano, bilan namin kayo ng baboy. Ano bang gusto nyong luto ng baboy? Sinigang, adobo, masarap yung may sabaw. Magsigang kayo dito ano, para makahigop si nanay ng sabaw. Kahit ano lang ang ulo kayo. Kahit ano lang inuulam. Inuulam nga namin kanina, kamato sa kami bagong kinisa ko lang. Grabe no. Ay, buti nga. Buti nga. Sana, pasalamat pa rin naman ako. May lakas pa akong maghanap buhay. Yun ang maganda. Pinagpapasalamat lahat, ano? O, paano muna, at ano na tay? Muna sa Diyos, pasalamat ako. Pangalawa sa inyo na ginamit kayo para matulungan kami. Walang ano man tatay. Maraming maraming salamat sa inyo. Sigad ang may gusto nito. Kaya tayo nagkita-kita. Kaya nga sabi ko, tuwid ko na sabi. Inaamit kayo niyang kasangkapan. Para mabutan kami ng tuwid. Wawa naman. Ay. Natutuwa lang talaga. Nawain talaga kami sa ano. Tatanda. Naroon ng mga ganito. Grabe ang buhay nila. Iyak si Mari kasi naranasan din po ni Ate Sara na maghirap. Talagang sobrang hirap ng buhay nila. Biro niyo po pinapainom niya sa anak niya dati, arnibal ng taho. Makasurvive lang araw-araw. Inihingi niya lang po yun sa mga magtataho. Ganyan ang buhay niyan tay din, sobrang hirap. O ngayon, ngayon talagang makaka-raos-raos kami talaga, may pag-uusap ng gabi. Oo. Huwag na kayong malungkot ha. Huwag kayong mag-alala. Papasyalan namin kayo uli dito. Paano tayo at kami mag-iikot pa rin ha? Sige, maraming maraming salamat ulit. Mag-iingat kayo ha. Mag-iingat kayo. Mag-inom lang ng ano, gatas at kumain ng ano. May itlog dyan. Laga kayo prito. Yan po mga kababayan. Pauwi na po kami ano. At ito po yung kwento ng buhay nila tatay. Grabe ano, nakakaawa yung kalagayan nila. Oh. Dito lang po sila sa mga ano na to. Oh. Sa ilalim po ng puno ng Aratilis sila nakatira. Oh, at Rapal lang. At nagpaabot sila Trastevi ng konting tulong para kala tatay. Maraming salamat po mga kababayan. At sana i-supportahan nyo po ang aming advokasya para mas makatulong po tayo sa mga kababayan natin na mahirap, lalo na yung mga matatanda po. Na halos hirap sa buhay. Thank you so much po and God bless. Bye-bye po.